Good morning mga kabagang. Yan, dito na naman kami sa kabundukan. So yung mga kasama ko, si ni Sir. Ay, ka muna dyan, Sir. Wolverine to eh. Ah, si Danrev. Si Tito Boy. Si Sir Ramil. Hello mga kabagang. Ayan. Hello po, si Balong. Mga kabagang. Hello ba, chocolate. Si Butchoy. Kabagang. Si Boss Balong, tsaka si Boss Une. Yan. So dito to sa lugar na to ay dito lang may signal kaya tinatawag naming Kiling Kiling Misopli. Yan, dito kami sa mismong malapit na kami, nasa loob na kami ng habitat pero wala na masyadong tamaraw dito. Doon pa sa taas. So yan, kasama namin ang Biopin. Shoutout sa mga Biopin personnel dyan, kila Ma'am Kams, tsaka kay Sir Tadi, tsaka kay Ma'am Jazz. So yan sila, may kinakandak dito ngayon na pagtatransect nung para sa pag-aaral ng tamaraw tsaka yung habitat nila. So yan, yan ang adventure natin dito ngayon. Yan ang ganda ng tinabunan na kami ng ano boss, ng ulap. Hindi na namin makita ang paikot. So pahinga muna kami saglit para syempre burit-buritan ng konti. May konti kaming mga makakain. Ayun na, puro hamog na yan mga kabagang. So dito may mga dala rin kaming mga merinda po tayo mga kabagang. Yan, shoutout sa Chocomucho Magic, baka naman yan o kabagang, mag merinda man tayo. Bas, meron pa dyan yan, Playflix. Yan boss. Ay, boss. Malamig, kabagang, malamig. Dapat mag... Ah! Iba naman utyo-tyo, boss. Medyo paano eh. Malalim eh. Nga pala, shoutout natin sila Sir LA, sila Boss Balong, tsaka yung grupo nila sila Jerome. Gumawa sila ng papag-papag dito, upuan. Para pag... Kasi pahingahan talaga to. Para may mapuan ng mga bisita o mga kasama na tulugan ng lasing. Tulugan ng lasing na nagpapatrol. Bag plus tech. Bago mo ilagay ang bag is dure. Yan na yan, kapin mo mag kung ano. Pag napangkat ng matulis na bato yan, jet. Lubog ka na rin. Yeah, pag yung tansyado natin kaya-kaya natin ano sila. Yung mababaw lang. Matura. Yan, additional pala shoutout namin. Yung lakad naman namin ay well coordinated sa 68 IB. Dito na naka-deploy sa kabundukan ng protected area. Shoutout kay Sir Colonel yata yan, Salvador. Kasi sila yung nakipulong kay Paso o napagpulungan nila Paso nung nakaraang araw para sa pag-akyat namin dito, para yung security namin ay secured kami. Wala kaming alinlangan na kung saan kami ano. At least yung mga tropa nila na nakapaikot dito sa lugar ay alam na nandito kami. So yan, big shoutout sa inyo mga boss, mga idol, mga kasamahan nating army 68 IB. Meron silang team Kaagapay. Yan, shoutout sa inyo mga team Kaagapay 68 IB. Meron yan silang mascot eh. May napansin kami dito mga kabagang. Isang pole na parang sign. Ano ba to boss? Boss One, ano to? Yung balatic sign na kung saan ay kaugalian ng mga katutubo. Balatic sign, ibig sabihin pag dyan medyo malayo, pag pababa malapit lang siya kaya medyo delikado. Kaya yan ang ano. Pag dito naman sa taas, ibig sabihin doon yung tok-tok ng burol yun. Wow! Ano, galing no? Nagganyan pala sila dito, no? May, yung mga balatik na, ano daw, minsan, spear trap, no, boss? Spear trap, yung iba'y silo. Snare trap. Snare trap. Yan. Kaya meron ding mga pataas, papuntang langit daw yan. Yabok, pataas eh. Oh, eh, ito yung sa inyo, oh. Pataas. Meron ding ito rin, ganyan. Ito rin, pag ganyan. Yan. Yan ang, tapos may ano daw, curly tops. Ginawa ni Boss Butchoy kasi yan nag pangalaga ng kalikasan yan eh. Kaya yung kalikasan. Yan.
kasi po sa ilong, kasi sa ilong nga galing ako ano eh. Pang simon eh. Talagan naman ah. Dahan-dahan na nga yung bangon ko. Siyempre pag wilong kong ganun, napalakas lang. Dahan-dahan. Puta kala ko na naginip pre. Kung wilong pag ganun, pag ganun eh. Sabi sa akin, lalo ka sir. Lalo ka boss, putik niya. Sakto ba naman na sa paanan kanya no? Sabi ko kasing doon na rin ang hulunan ko. Pangit daw, baka daw magkalikan kami. Well, layo ang pagita. Una na ako, itutuan ang una eh. Nakikot ko ito, puta, pag ikot ko si Gojo, nasa baba na. Nagising ako mo dahil ka aros yung tamay na kagano, no? Maloktutan. Sayad na yung duyan ko sa ano. Alip na yan. Si Doc, umatibay, walang kumot. Si? Doc. Ah, mataba yun eh. Laki. Maloktot na talaga ko na. Yung duyan ko sa bahayan sa katre. Sabi ko, ah. Yan, lakad na ulit kami. Punta kami ng Magawang Station. So, sa kiling kami ngayon. Talagang may bagyo daw. Pero, tawag ng trabaho. Andito tayo. Ano lang natin. Enjoy natin yung pagtatrabaho. Pangit yung nagtatrabaho ko nang hindi mo ini-enjoy. Lalo pa kung ganyan kaganda ang paligid. Yan. Talaga namang nakakawala ng pagod. Mga tropa na sa unahan na. Doon kami pupunta. Sa may ulap-ulap na yon. May low pressure daw. Ngayon ang pasok. Tapos bukas. Yan. Medyo maulap-ulap dito sa amin. Kinalalagyan. Si Kabagang Boy ang nasa likod ko. Lalakad-lakad din. So yan. Puro hamog na talaga. At ito ang ating dalang bag. Nagkilo ako kanina nung bag ko, ay kahapon pala. Ang kilo ng bag ko ay parang 9 kilos. Lahat na yan. May damit, may mga brief, short, medyas, lahat good for 5 to 7 days ang aking mga dala. Ano pa yung iba? You know? Ganda ng kapaligiran. Swerte kasi mahamog, malamig lang. Yung humidity dito ay ano, hindi mainit. Swerte namin sa akit namin na to. So yan. Yan mga kabagang, itong mismong kinalalagyan natin. Ano na to mismo? Ito na yung mismong habitat na dito talaga marami nang nakikitaan ng tamaraw. Yan. Loibo. Yan. Paikot yan. Marami talagang tamaraw dito. Napataon lang ngayon kasi umaga. Wala sila, hindi natin sila makita. Nasa lublupan sila o nasa mapupunong lugar, nagtatago kasi parang ayaw rin nila sa mainit. Kadalasan silang lumalabas ay paggabi, hapon paggabi o kaya madaling araw. Yan. Saka sila kumakain ng mga damo dito sa area. So yan, ang aktwal na bilang as of 2022 ng tamaraw ay 403. So yung tamaraw na yan, ano ba yung tamaraw? Tamaraw, para siyang kahalintulad ng kalabaw, pero madidistinguish mo siya ay sa kanyang sungay. So ang sungay ng tamaraw ay pa letter B. Ang sungay ng kalabaw ay iba-iba, may malalaki. At sa
itsura ng katawan niya, yung tama raw ay masilan tsaka medyo maliit kumpara mo sa kalabaw na talagang pang trabaho sa bukid. Malaking maano rin siya, mamal. Pero unlike dun sa tamaraw na parang dwarf siya na bupalo o ganun. Yan. Ah, medyo talagang nakakapagod din. Pero sa inulit ko nga, sa ganito kagandang lugar, ay parang yung pagod mo, tinatangay ng hangin. Yan. So konting ano lang. Dito kami sa Medalla Hill. So, yung napapalibutan natin, nakapalibot pala sa atin ay mismong pinangangainan ng tamaraw yan. Yan. Ang ganda. Update ko lang, yung tourism management plan ay kasalukuyang ginagawa ng opisina para i-open na ulit yung park sa public, yung pwede na ulit puntahan para makakita, kasi yung last na tamaraw natin sa baba na kahit sino na nakalagay sa gin pool ay wala na, namatay na si Kalibasim. So kung gustong makakita ng tamaraw is dito na lang sa kanilang mismong habitat. Yan. Tsaka ang tamaraw hindi mo makikita sa ibang lugar yan, dito lang sa Mindoro at dito lang sa Mount Iglit Natural Park. Ito lang lugar na ito ang may tamaraw. Wala nang iba kahit saan, kahit sa ibang bansa, dito lang talaga. Kaya mga taga Mindoro, pagmalaki natin ang ating sariling atin, na talagang yan ang ating pinakatangi-tanging tamaraw.